Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Alem. Dati po akong estudyante sa Polytechnic University of the Philippines. Na-recruit po ako ng League of Filipino Students o LFS noong first year college pa lang po ako, October 7 po yun, 2014. Pagkatapos po nun ay na-recruit din ako sa underground organization na CMO Kabataang Kabayan. Binigyan din po ako ng mga pag-aaral sa ilalim ng panipa upang bansa at demokratikong paaralan. Tulad po ng NKLRP, may kinkurso sa Lipunan at Revolusyong Filipino, ESPU, o espesyal na kursong masa at ARAC, o Araling Aktivista. Pagkatapos po nito, 2015, dyan na po ako nakakuha ng mas mataas na antas pa po ng pag-aaral tulad ng BPC at IC, yung Basic Party Course po. Intermediate Party Course po. Ito po yung mga pag-aaral na ini-introduce na po sa amin yung ideolohiyang MLM o yung Marxismo-Leninismo at Maoismo. Dito na rin po na panahon na recruit ako una bilang isang KKO, kandidatong kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas, at na-promote po ako bilang alternate committee member ng komite ng seksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa loob po ng PUP. 2016 po, naging ganap na kasapi na po ako ng Partido Komunista ng Pilipinas at naiangat na po yung posisyon ko bilang isang committee member o sa komiteng tagapagpaganap ng komite ng seksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa loob po ng PUP. Bago po mag-eleksyon ng 2016, nagbaba po ng direktiba yung mga nakatataas na organo sa organisasyon na lahat daw po ng KM o Kabataang Makabayan at lahat ng mga kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas ng PUP ay kinakailangan na sumuporta at ikampanya ang party list ng mga kabataan na kabataan party list. Ipiniwala po sa amin yung kung bakit po namin kinakailangan magkaroon ng posisyon sa Kongreso. Kinakailangan daw po namin magkaroon ng posisyon sa Kongreso, hindi dahil naniniwala po kami na may makukuha kami totoong panito ng pagbabago sa pagsali sa eleksyon, kundi kinakailangan namin makakuha ng pwesto sa Kongreso para maisiwalan daw po di umano ang kabulukan at kakulangan ng gobyerno mula sa loob. Ngayon po, pagkatapos po noon, nanalo ang Kabataang Party List, nakakuha po ng isang seat, nanalo po si Ms. Sara Elago. Nung panahon din po yun, bago magpasukan ng June, nagkaroon po ng meeting yung komite ng partido sa loob po ng PUP at napagkaisahan na kami po sa aming kolehiyo, sa halip na LFS po yung dadalhin naming legal na organisasyon, ginawa na lang po ng Kabataang Party List ang dadalhin po naming legal na organisasyon para ma-maximize lahat ng mga kabataan na na-recruit sa Kabataang Party List sa kasagsagan po ng kampanya. Ngayon po, after po nun, nagtatawag po ng National Congress ang Kabataang Party List. Isa po ko sa mga nakadalo. Isa po sa mga naging tagapagsalita namin doon ay si Sara Elago. At isa sa mga pamanahing agenda, syempre po, yung pagkakaroon po niya ng inspirational talks, pag-consolidate sa aming mga pwersa na una pagka-congratulate, nanalo sa election. Pero ang kakulangan po namin doon na bakit daw po sa kabila ng napakarami namin na-recruit na kabataan para sumali ng Kabataan Party List, bakit kakaunti lamang yung mga na-recruit namin sa Kabataang Kabayan. After po noon, 2016-2017 po, pagkatapos ko po maging aktivista sa loob ng 3 taon, nakapagpasya na po akong sumampa sa kabundukan at sumabi sa NPA o New People's Army. Sumabay po kami kasama ko rin ng mga estudyante mula sa PUP, UP at iba pang mga universidad sa Maynila, papunta dito sa Mindanao. Ang sinakyan po namin yung bus na papauwi dito sa Mindanao kasama po ng Manilac Bayan ng mga lumad sa Maynila. Ang una po namin binabaan dito, pagdating po namin sa Mindanao, ay dyan po kami sa UCCP Hagan. At pagkatapos po, nag-standby po kami ng mga isang linggo dyan po sa Tagum hanggang sa Tuloy na po kami nakapasok doon sa unit ng NPA sa Bukid noon po. Doon po nakapagpasya po kung full-time, pinagkalat-kalat po kami sa iba't ibang parte ng Mindanao. Ako po napunta po ko sa unit ng Hukbo sa
Compostela Valley. Doon po, ang naging position ko po doon ay GP o Giyang Pampolitika. Ang pangunahing trabaho po noon ay siguraduhin yung pang-ideolohiyang paninindigan ng mga kasama sa gitna ng digmaan. Ngayon po, mga ilang buwan lang po ako tumagal doon at napagpasyahan ko po doon na buwanan at eventually nag-surrender din po ako kasi sa loob, nakita ko po yung totoong itsura po ng organisasyon na labas doon sa mga itinuturo nila sa libro kung ano dapat ang isang Partido Komunista ng Pilipinas kasi nakita ko po kung gaano ko walang puso talaga yun sa loob ng organisasyon. Kaya po noong December 2018, nakapagpasya na po ako mag-surrender sa ilalim po ng 7th 15th Infantry Battalion. Yung sinabi mo kanina, ma'am, na yung naging turning point mo nung kumalas ka sa ano sa Kilosan, yung nakita mo, no? Yung nandun ka na mismo, naka-immerse ka na doon sa kayo, Compostela ba yun? Okay. Yung sabi mo parang walang puso at saka hindi na naaayaw doon sa itinuturo sa libro, pwede mo bang paki-expound ba? Meron ka bang napansin nga ito mga human rights violation? May isang specific po kasi na pangyayari bago po manilis kasi nakalimutan ko lang po kung anong unit ng sundalo yung nakabangga namin pero last time, last po kasi no March 28 po, di ba, ay anibersaryo ng hukbo ng Blue People's Army. March ng 2018, hindi na po kami nakapag-celebrate nun ng anniversary ng hukbo dahil nga po inatake na kami ng mga pwersa ng sundalo. Pagkatapos po, may naranasan po kami na may isang team ng mga kasamahan namin na pinalabas para harasin yung mga sundalo na sumusunod na sumusunod sa amin. Tapos, nagkaroon po ng ano, maling kumando. Kasi parang sabi po nung kumando, birahin na tanang motor na po at mihaw na na. Tapos ang syempre po yung mga nasa field, hindi naman nila alam na talaga kung sino yung target. Ang sabi nung kumando, barilin na yung ladaan. Nagpaputok na po sila sa unang dumaan. Tapos nakita na lang po nung mga kasamahan na yung mismo napatay nila, yung parang nung umaga, inutusan lang na bumili ng mga supply namin na masa pala namin. Tapos ang paabot po nun sa mga kasama na huwag niyo mo may pagsasabi sa kahit sino natin mga kasamahan na tayo nakapatay niya, papalabasin natin mga sundalo ang nakatira niyan. Doon ko po napatunayan na, kasi ang dati sinasabi nila parang ang mga masa daw po nagiging parang ano na lang eh, parang walang bilang ang buhay nila dahil naipit sila sa digmaan tapos palaging ang sundalo ang nakakapatay sa masa. Pero doon ko po na-realize na hindi lang pala sa mga sundalo yung nangyayari kasi kahit sa loob, nangyayari po yun, pinagtatakpan po ng mga kasama yung mga totoong, mga ganong klaseng katotohanan. Yun po. Salamat. Next, si Fernando Filipito of Project Filipinas. Okay, Ma'am Alem. Ma'am, tanong ko lang po kanina kasi nabanggit mo kanina si Lisa Relato. Ma'am, tanong ko lang po, magkano po kayo ka-close, ma'am? Hindi po kami close na as in dikit. Kasi po, nakilala ko po siya, bali nasa national na po kasi siya, tapos ako member lang. LFS pa po ako noon, never po ako ng LFS noon, hindi pa po siya representative ng Kabataan Party List. Siya pa po yung presidente ng NUSP o National Union of Students of the Philippines. Nakikita ko lang po siya sa mga rally, ganyan, isa sa mga kasama. Tapos hanggang sa naging representative nga po siya ng Kabataan Party List. At nagkaroon lang po ako ng personal encounter sa kanya. Yung katulad mo nung binanggit po kanina, isa po ako sa mga naipadala doon sa, para sa naganap na National Congress ng Kabataan Party List. Kung saan, isa po siya doon sa mga naging tagapagsalita. So, ano ma'am, wala po ba kayo parang personal na pinagsamahan nito within sa samahan? Wala po eh, kasi nagbigo po kami ng collective. Bali, sa loob po kasi ng, ano, ng organization, parang kanya-kanyang collective po yan. Ako po nasa teritoryo, ibig sabihin po, teritorial yung
in-organize ako. Halimbawa po, ang teritoryo po namin dahil sa PUP ako, ang teritoryo namin sa loob po ng PUP. Tapos si Misara Elago po kasi nasa national siya, ibig sabihin pangkabuong sa cloud ng mga kabataan sa buong Pilipinas po. Parang sila lang yung nagsisiguro na sa bawat eskwelahan, nakakapagtayo talaga kami ng mga chapter ng iba't ibang legal mass organizations po. But with regards to the recruitment po sa inyong hanay, ano po yung involvement na doon? Pakilinaw ko yung tanong. Yung paghihikayat po ng mga members ninyo na sumampa sa Ilocan. Ano po yung involvement niya doon? Hindi yung misa. Bali po kasi, siyempre po, sa loob ng organization, hindi naman po yan talaga bulgar na nagpapakilala kami bawat isa na, ako kabataan mo kabayan, ako siya kabataan mo kabayan siya. Kasi nung una pa lang po, pag-recruit pa lang sa akin, ang orientation po sa akin na recruit sa akin, kahit sino magtanong sa'yo, hindi mo sasabihin na kabataan mo kabayan ka. Halimbawa, kahit alam mo nakasamahan niya, tinanong ka, kabataan mo kabayan ka, hindi ka sasagot ng oo o hindi. Ang isasagot mo, ano yun? Parang hindi mo ipapakita na may alam na tungkol sa kabataan mo kabayan. So, yun po yung, yung una pa lang, parang pinapakita na sa akin na underground talaga siya, na walang ibang pwedeng makaalam na PM ka. At ganoon din po, siyempre, sila ni Sara Elago, na yung pagiging kabataan mo kabayan nila, hindi po yun ipinagkakalat sa iba. Ngayon, malalaman mo na kabataan mo kabayan siya, kasi po, halimbawa po, nung National Congress, legal po yan na pagtitipon ng kabataan parties. Pero bakit hinihingan kami ng data kung ilan na sa mga recruit namin ng kabataan parties ang na-recruit na namin ng kabataan mga kabayan? Based on my personal experience po yan, yun po isa po nakalagay, nakasulat po yan sa mga agenda namin na bilangin kung ilan na yung mga na-recruit ng kabataan mga kabayan sa mga na-recruit namin ng kabataan parties nung panahon ng pangangampanya namin sa election. Okay. Nag-monitor po kayo si Miss Sara po sa live na ano po yung masasabi niyo sa akin. Hi, Miss Sara. Ang sarap po ng buhay niyo kasi pare-pareho naman tayong mga aktivista, mga kasabi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Pero sana naawa lang din kayo po dun sa mga nanay na nag-aarap na ng mga nakakatulad ko dati. Nalit lang nyo din para mapasamba sa NPA habang kayo po nandyan sa mga kwarto ninyo, nagpapa-aircon, may yung mga magaganda sa sasakyan. Sana tinginan nyo na yung panloloko nyo para sa mga kabataan katulad ko kasi napakarami na po na buhay na nasira dahil po din sa mga propaganda ninyo. Isa na po ako doon kasi ngayon ko po mas na-realize kung may anak na ako na kung gaano kalaking oportunidad yung sinayang ko sa buhay ko noong mga panahon na pinag-aaral pa ako ng mga magulang ko na nagsusumikap sila para kapagtapos ako ng pag-aaral pero mas pinili ko maniwala din sa mga propaganda nyo. At ngayon, isa ako sa mga nagpuyat noong election ng 2016 magkabit sa mga poster ninyo pero sino ang mayayang kaya anong kalagayan ngayon? Di ba ikaw? Ako, ito, nakamaskara, nagtatago kasi natatakot ako na papatayin niyo ako dahil nagsisiwalat ako ng mga patutuhin na tungkol sa inyo. Habang yung anak ko, hindi ko alam kung may magandang kinabukas na kung mabibigay kayo. Ang sarap lang na upo niyo dyan sa mga opisina ninyo. Kaya sana, tigil-tigilan niyo ngayon kasi sabi na wala kayo. Paghugas kamay. Tama na, taig niyo pa yung virus eh. Tama na. Ito po, para kay Misara Elago.